Ipinagdiriwang natin ngayong araw ang pista ni San Juan Diego. Talakip ng istorya ng aparisyon ng mahal na birhen ng Guadalupe ang buhay ni San Juan Diego. Ang kauna-unahang katolikong katutubong santo ng kontinente ng Amerika. Isinilang siya sa Kahuatlitlan na ngayon ay parte ng siyudad ng Mexico. Pinangalanan siya Kahuatlatoatzin na ang ibig sabihin ay nagsasalitang agila. Sa kulang na 50, mininiyagran si Juan Diego ni Padre Pedro Ligan, isang paring Franciscano, noong Desyembre 9, 1531, habang patungo si Juan Diego sa simbahan ng Pueblo upang dumalo sa pang-umagang misa, nagpakita sa kanya ang mahal na birhen sa buhul ng Tepeyac, malapit sa punta ng bayan ng Mexico. Hiniling ng mahal na birhen sa aparisyon na magtungo si Juan Diego sa obispo ng lugar upang sabihin na magpatayo ito ng isang simbahan sa burol ng aparisyon bilang parangal. Kalakip ang pangakong tatanggap ang sinumang dadanap sa itatayong dambana ng samot-saring biyaya at krasya. Saat ng mahal na birhen kay Juan Diego, "I am truly your merciful mother, and that of all men. I will grant everyone who visits the sanctuary the fruit of my affection, my compassionate attention, my help and salvation. I will hear the cries of distress so as to cure all your sufferings and ills." Binigyang diin ni Maria kay Juan na tunay na malapit ang Diyos sa tanan. At siya mismo ang ina ng lahat ng tao. Kaya ang simbahan na kanyang hiling ang magsisilbing sentro ng pagkakaisa ng lahat. To help all men and women accept each other as brothers and sisters, aniya. Tuliro noon si Juan Diego sanhi ng kanyang may sakit na tiyuhin. Kaya't makatlong beses siyang kinumpronta at kinulit ng birhen. Giit ng mahal na ina kay Juan, "I, who am your mother, stand before you. You will remain always under the shelter of my protection. Be aware of how fortunate you are to have access of my fatherly care at all times." Sa gitna ng pag-aalala, dahil sa kanyang tiyak, sumunod siya sa mga utos ng birhen na nagsabi, "Por si acaso, no estoy aquí, tu madre, di ba't nandito lang ako bilang iyong ina?" Nang gumaling ang kanyang tiyuhin, nagtungo agad si Juan Diego sa obispo upang ikwento ang mga pangyayari at iabot ang mga rosas sa kanyang tilma o balangan mula sa madre na. Nagilantad niya sa obispo ang tela, nabunyag ang muka ng birhen
sa aparisyon. Hanggang sa kasalukuyan, matutunghayan pa rin sa Basilika ng Guadalupe ang nasabing tilma ni Mateo. Doon nagsimula ang pamibituhin sa Birhen ng Guadalupe sa buong daigdig na umabot hanggang rito sa atin sa Pilipinas. Si Mateo ay nanatili bilang ermitan sa lugar hanggang sa kanyang pagpanaw. Doon rin siya inilibing. Sa huli, pagkatapos ng marami, itinanghal si Juan Diego bilang pintakasi ng Simba Katolika taong 2010 ni San Juan Pablo II sa Basilika ng Mahal na Ina ng Guadalupe. Nawa, sikapin nating magkaroon ng simpleng puso at kababaan katulad ni San Juan Diego. Hilingin natin sa Birhen ng Guadalupe na bigyan tayo ng malalim na kumpiyansa sa Kanya bilang ating ina at ng biyaya upang pahalagahan ang mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na may tunay na malasakit at pagmamahal. San Juan Diego, kahutlatwatsi, ipananangin mo kami.